Good day, Sir Mark ito. Talakayin natin ang philosopher na isa sa founders ng empiricism at nagbuo ng makabagong konsepto ng demokrasya sa Amerika, si John Locke. Si John Locke ay pinanganak sa Somerset, England. Siya ay isang maimpluwensyang philosopher at thinker sa panahon ng Enlightenment. Ang Enlightenment o Age of Reason ay panahon kung saan namayani ang reason mula sa tradisyonal na faith o religious beliefs. Ang kanyang ama na si John Locke Sr. ay isang abogado at militar. Ang kanya namang ina, si Agnes Locke, ay nagmula sa isang respetadong pamilyang mangangalakal. Natanggap ni Locke ang kanyang early education sa Westminster School at sa Christ Church, Oxford. Na-expose siya sa mga pilosopiya nila René Descartes at Francis Bacon. Nagpatuloy si Locke ng pag-aaral ng medisina at naging isang lisensyadong manggagamot. Nagtrabaho siya bilang isang personal na manggagamot at tagapagturo para kay Anthony Cooper na kalaunan ay kinilala bilang first earl ng Shaftesbury, na isang naging maimpluwensyang political figure sa Inglaterra. Ang koneksyon niya dito ay nagkaroon ng malaking epekto sa pampolitikang pilosopiya ni Locke. Ang paglahok ni Locke sa mga usaping pampolitika ay lalong napatindi dahil sa kaguluhan sa politika sa Inglaterra. So, maaalala natin na ang Inglaterra ay pinamumunuan ng kaharian o monarchy. Napilitan siyang mapatapon sa Netherlands dahil sa pinaghihinalaan siyang sangkot sa mga pakana laban sa monarkiya ng Inglaterra. Kanyang pagkakatapon, nagpatuloy siya sa pagsulat at binuo ang marami sa kanyang mga pangunahing ideyang filosopikal. Bumalik si Locke sa Inglaterra kasunod ng Glorious Revolution noong 1688 kung saan si William III at si Mary II ang pumalit sa trono. Ang mga ideya ni Locke sa mga limitasyon ng pamahalaan at ang proteksyon ng mga individual na karapatan ay naaayon sa mga pagbabagong pampolitika at siya ay tinanggap pabalik sa Inglaterra. Sa pilosopiya, sumulat siya ng isang aklat na an essay concerning human understanding. Ilalaman nito ang usapin ng tabula rasa, ideas, at qualities. Ang tabula rasa ay isang Latin phrase na isinalin sa blank slate. Siya ay nag-subscribe sa philosophy ni Aristotle kung saan knowledge derived from sense experiences. There is no innate or inborn knowledge. Inungkahi ni Locke na kapag ang isang tayo pinanganak, ang kanyang isip ay parang isang walang laman, blanco na talaan, walang anumang likas na ideya, kaalaman o paniniwala. Para kay Locke, ang ating kaalaman ay limitado sa mga ideya. Ang mga ideya na ito ay binubuo ng mga bagay na ating nararanasan. Ito ay empiricism. Ang ating mga karanasan ay may dalawang pinagmumula ng mga ideya. Number one, sensation, ang data na nagmumula sa mga pandama. At number two, reflection, ang aktibidad ng isip upang makabuo ng mga ideya sa pamamagitan ng mga pagpansin sa mga nakaraang sensasyon. So, ibig sabihin nito, ang unang idea ay yung mga nasesense ng ating pandama, no? At yung reflection naman, ito yung pagpoproseso ng mga nakaraang sensation natin, yung naka-imbak sa brain natin. Ilalaki pa niya na ang mga mapagkukunang ito ng mga idea ay maaaring maging simple o complex. Ang mga simple idea ay tinuturing na pangunahing pinagmumulan ng raw materials kung saan ginagawa ang ating kaalaman. Ito ay nakikita ng ating isip sa pamamagitan ng mga pandama. Halimbawa, ang pulang rosas ay may mga katangian ng red at fragrant. Ang isip ay tumatanggap ng mga katangian ng red at fragrant ng magkahiwalay o partikular dahil sa dalawang pandama, paningin at pang-amoy. So simple, no? Siya ay particular yung nasesense natin. La, verde, bilog yung hugis ng bulaklak. Ang mga simpleng idea ay kinabibilangan ng mga sensasyon tulad ng kulay na pula, lasa ng asukal, tunog ng isang kampana, o pakiramdam ng init. Ito ay mga karanasang hindi nahati pa o masusuri. Ang mga complex idea naman ay nabubuo ng isip kapag ito ay pinagsama at nag-abstract mula sa mga simple idea. Ang mga ideyang ito ay binubuo ng maraming simple ideas at maaaring kumatawan sa isang complex na konsepto. Kasama sa mga complex idea na ito ang mga konsepto tulad ng unicorn, pinagsama mga simple idea ng kabayo at sungay.
O kay hustisya, na isang komplikado idea na nagmula sa iba't ibang simpleng idea na nag-ugnay sa pakikipag-ugnay ng tao at pagiging patas. Gaya na makikita natin sa larawan, rosas, ito ay binubuo ng pula, berde at hugis bilog na bulaklak. Pero siya ay nagko-constitute na ng iba't ibang simple ideas. Talakayin naman natin ang primary qualities at secondary qualities. Ang primary qualities ay mga katangian ng mga physical na bagay na umiiral mismo at independent sa ating pangunawa. Kabilang sa mga pangunahing katangian ng mga ito ay yung laki, hugis, mass at paggalaw. Ang mga katangiang ito ay likas at nananatiling pareho anuman ang pananaw natin sa kanila. Ito ay objective at universal dahil ang primary qualities ay totoo sa lahat ng aspeto or true to all. Ito ay objective at universal dahil ito ay totoo sa lahat ng aspeto o true to all. Samantala, ang secondary qualities naman ay mga katangian ng mga physical na bagay na nakasalalay sa paddama ng isang taga-masid o taga-dama. Ang mga ito ay hindi likas sa mga bagay na kanilang sarili, ngunit lumilitaw mula sa paraan ng pakipag-ugnayan ng ating mga paddama sa mga bagay na iyon. Kasama dito sa pangalawang katangian na ito or secondary qualities, ang kulay, panlasa, amoy, tunog, at texture. Ito ay subjective o particular dahil ito ay naayon sa iisang tao at maaaring maiba o magbago depende sa kung paano ito nadarama ng isang individual. Gaya ng color blindness, gaya ng panlasa natin, no? Iba-iba yung panlasa natin. Para sa iba maalat, para sa iba hindi. Para sa iba matamis, para sa iba matabang. No? Iba ng pang-amoy natin, yung narinig natin. Tandaan, ito ay pilosopiya ni Locke. Sa makabagong panahon, ang color, smell, sound ay nasusukat na rin sa pamamagitan ng siyensya at matematika. Tanging taste at texture na lamang ang nananatiling subjective. Ang color ay nasusukat na sa pamamagitan ng wavelengths gamit ang Mansell color system. Ang smell naman ay nasusukat sa pamamagitan ng parts per million or ppm, pero may pagkakataon pa rin na ito ay maging subjective. Ang sound ay nasusukat ng frequency, decibel, at wavelength. Whenever law ends, tyranny begins. Tiwala si Locke na ang pundasyon ng isang makatarungan at lehitimong pamahalaan ay ang pagkakaroon ng mga batas na nilika sa pamamagitan ng isang lehitimo at napagkasunduang proseso. Sa isang maayos na lipunan, ang mga batas ay itinatag upang protektahan ang mga karapatan at kalayaan ng mga individual o mamamayan. Naninindigan si Locke na kapag ang isang pamahalaan o pinuno ay lumampas sa mga limitasyon ng mga batas na ito, dito nagsisimula ang tyranny o mapang-api na paraan ng paniniil, pag-abuso sa kapangyarihan, paglabag sa mga karapatan individual at pagwawalang bahala sa patuntunan ng batas. Ang Two Treatises of Government ay kanyang pundasyong teksto sa political philosophy. Ito ay nagkaroon ng malalim na impluensya sa pag-unlad ng modernong kaisipang pampolitika at liberal na demokrasya. First Treatise of Government. Ang unang treatise ay isang pagpuna sa paniniwala ng banal na karapatan ng mga hari at namamana na monarkiya, o divine right of kings and the legitimacy of absolute monarchy. Kinwestiyon ni Locke ang ideya na awtoridad sa politika ng mga hari ay nagmumula sa Diyos. Pinabulaanan ni Locke ang batayan ng Biblia para sa monarkiya, na iginiit niya na hindi nilayo ng Diyos na ang pampolitika awtoridad ay makosentra sa mga kamay ng iisang pinuno o hari. Inamon niya ang ideya na ang mga hari ay may absolute power. Nangatwiran siya na kahit sinong pinuno, dapat ay protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Naninindigan si Locke na ang mga tao ay nilikhang pantay-pantay sa kalikasan at hindi natural na napapailalim sa otoridad ng anumang partikular na individual o dinastiya. Iminungkahi niya na ang otoridad sa politika ay dapat na nakabatay sa pagsang-ayon ng mga mamamayan at pagbibigay ng proteksyon at karapatan sa mga ito. Second Treatise of Government. Sa pangalawang treatise naman, ipinakita ni Locke ang isang teorya ng pamahalaan ayon sa malaya at pantay-pantay na natural rights ng bawat isa. Nangatwiran siya na ang civil society at government ay mabubuo sa pamamagitan ng social contract o kasunduan mula sa mamamayan nito. Ito ang paraan upang makabuo ng political authority na mangangalaga sa kanilang mga karapatan
at magpapanatili ng social order. Para sa kanya, ang legitimate government ay nangangalaga ng buhay, kalayaan, at mga ari-arian ng mga mamamayan nito. Pinananawagan niya na ang mga leader ay hindi dapat umabuso sa kapangyarihan na mauuwi sa tyrannical o illegitimate form of government. Sa pagkakataon man na hindi makatupad ang pamahalaan sa pangangalaga ng buhay, kalayaan, at mga ari-arian ng mga mamamayan nito, may karapatan ang mamamayan para sa revolusyon upang isaayos muli ang pamahalaan na kanilang binuo. Ang kanyang mga ideya ay nagkaroon ng malalim na epekto sa pag-unlad ng modernong demokratikong teorya, ang American Revolution, at ang pag-frame ng US Constitution. Ang pagbibigay din ni Locke sa limitadong pamahalaan, mga karapatan ng individual at karapatan sa revolusyon laban sa paniniil ay naging sentro ng liberal na pilosopiyang politika o political philosophy. Ang mga kontribusyon ni Locke ay sumasaklaw sa maraming larangan at nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa pag-unlad ng modern philosophy, psychology, politics, education, at iba't ibang disiplina. Ang kanyang mga ideya ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ng mga eskolar at nananatiling may kaugnayan sa mga kontemporaryong talakayan sa karapatang pantao, pamahalaan, at kalikasan ng kaalaman.